Ups! Nandito na naman po tayo. Ano na po tayo na episode? Episode 5 po. Or part 5 ng Von's Cooking Vlog. Yun po ang title ng aking cooking vlog. Von's Cooking Vlog. Para simple lang po. Ngayon po, lulutuin natin ay... Ano kaya ang nasa isip nyo? Siguro pag nakita nyo to, alam nyo na agad eh. Ayan o. Sinigang! Sinigang ang lulutuin natin ngayon. Sinigang. Sinigang. Brah! Wala lang. Yan po. Inaantay ko lang po kumulo. Pero ang ingredients po natin para malaman ninyo, simple lang naman po. Meron tayong kamatis. Meron tayong sibuyas. Meron tayong sili. Meron tayong karne ng baboy. Meron tayong kangkong. Yun po ang simpleng ingredients. Kung gusto niyo po ng yung talagang may added pa, radish po, pwede nyo lagyan ng radish. Apo, yun. Or kung gusto niyo talaga yung pinaka medyo social or kakaibang ano ba yan, recipe, lagyan nyo po ng sabaw ng buko. Sinigang sa buko. Ayan ha. Sabaw, meron na rin ngayon eh. Pero dati wala yun eh. Alam niyo po, dati, yan ang mga buko juice na yan. Ginagawa ko talaga yan pang luto. Sa sinigang, sa Bicol Express, pwede sa Bicol Express, ilagay. Pag-gisa, pwede sa adobo. Pwede sa lahat yan, pwede yan sa kusido. Pwede yan sa chapsuy. O, ginawa ko yan dati. Kaso nga lang, dahil nga hindi naman ako, wala akong capacity para magawang business yon, kulang sa time. Nangyari, ngayon, nagsilabasan na lahat ng mga ginagawa ko dati. Pero ang kagandaan is, nakaka-proud lang naman na yung mga ingredients ko dati or recipe ko dati, ngayon, andun na sa mall, andun na sa mga restaurant. Kaso nga lang, pag tinitikman ko, iba pa rin sa loto ko. hindi naman po sa nagmamayabang ako, pero marunan lang po talaga ako yung basic lang po, basic. Usually po, pag basic lang ang loto natin, yun doon masarap eh. Kasi pag basic ka, wala yan. Tingnan mo nga po. Basic na basic yan, no? Sinigang mix lang siguro yung pampaan, no? Sinigang mix. Yun lang. Kesa mag-ano tayo nitong tunay na sampalok, magtatagalan tayo. Ito lang po. Ready-made ko lang talaga. So, nag-aantay tayong kumulo. So, ang gagawin natin, pwede po natin ilagay itong sibulyas. Ito po yung mga ingredients na pwede niya po pagsabay-sabayin. Pero lang po ito. Huli dapat ito. Kasi pag nadurog to, magiging, maanghang yung inuluto niyong sinigang. So, ganyan na. Hulog niyo lang. Uy, may nahulog. Yan. Antayin niyo lang naman po itong kumulo. Oh. Fast forward ko pa ba to? Or antayin niyo together with me kung gano'ng katagal yung pagpapakulo. Sili. Sili, gan. Sili gan. Iba ang sili sa sinigang. Pag walang sili, ibang lasa ng sinigang. Ewan ko ba kung bakit. Ayan na. Complementing each other. Pagal, di ba? Pero usually po, ganito yan. Pero kung napapagod po kayo at mag-aantay pa kayo, ganito na po yan. Lagay nyo na po yung karne para sabay na po siya dito pag kalambot. Ayan, lagay nyo na po yan. Kamay, okay lang kamay nyo. Basta malinis po ang kamay nyo, ha? Nagugas po ako ng maigi. Ilang beses inugasan ko to. Tapos hindi na ako mawak ng maduduming pagkain or ng kagamitan. Diba? Hindi naman maiwasan sa isang sa pagluluto na hindi ka humawak sa ingredients. Natural na yan. Ayan, diba? Tingnan nyo, antayin lang natin ito kumulo. Diba? Kumulo. Pero wait lang po pala. May nakalimutan ako isang importanteng bagay. Kasi yung sinigang, ito, pampaasim lang siya. Hindi siya yung pampaalat. So, ang nakalimutan natin, ilagay ay asin. Yung asin po, nakalimutan ko. Kaya kinukuha ko ngayon. So, lalagay po natin ng asin. Ilan ba yung asin na nilalagay ko? Hindi ko alam, kinakamit ko ng ganyan. Sprinkle. Ilang sprinkle ata. Nalawang.
Depende sa tubig kasi yan eh. Hello? Mga apat muna. Kuyo! Diba? Para pag umalat man siya, mamaya may ako na ayusin. Tapos yan eh. Halu-haluin nyo lang. Kuyo po, ganyan po. Basic po yan o. Tingnan nyo. Pero, hindi ko na siya ipa-fast forward kasi papakita ko po sa inyo kung gaano siya katagal. Okay? Para alam niyo yung expectation niyo. Ang ginagawa ko po usually, pag ganito ang nagpapakulo ako, ang gagawin ko niyan, habang nag-aantay ako, siyempre, maglalaro po tayo. Ganyan lang naman yung, make use of your time. O kaya, siyempre, lunch niyo to or lunch to. Pwede na kayo mag-snack, kung mag-inom ng tubig, inom ng kape. Kung ano gusto nyo gawin habang magpapakulo kayo, di man kailangan nabantayan nyo to. Pinapakita ko lang sa inyo yung sa video kong to, kung gaano siya katagal kumulo. Para at least, pag nakita nyo yung video ko, mga 10 minutes ngayon or 15 minutes bago kumulo yung napanood ko. Gano'n lang naman yun. Kasi karamihan lang sa video, pina-fast forward nila. Diba, stay tuned ngayon, bigla, ando na, luto na. Di man nila pinapakita kung yung process, kung gaano katagal yung pagpapakulo. Kaya ako, gusto ko ipakita sa inyo kung gaano katagal ang pagluluto. Diba? Magsasalita na lang po ako para hindi kayo mag-bore. Or para may magpagkaabalahan tayo. Kung mainis kayo sa boses ko, di at least na distract kayo sa ating pagluluto. Kasi boring mag-antay yung tinan nyo. Ang tagal kumulo, may na yung kala natin. Okay? Lumiwanag. Ganun pala yun, nakalimutan ko may autofox pala to. Pag na-press ko yung screen, dun siya nagkaliwanag. Ay naku naman. Upang Gangnam Style. Mahina sa cellphone. Panos, it's your turn. Beginner. Yan po. Ikaw na eh, 7 minutes na. Diba? So, ang gagawin niyo po is lagay mo lang lahat ng ingredients, lagay mo yung asin, pero yung tama lang pong asin. Okay, together, para pag kumulo mamaya, malalasahan niyo pa, pwede nyo hindi sobra yung alat. At least hindi na kayo magdadagdag ng tubig. 7 minutes, ang dami niyo yung nagawa eh. Sure. Ako, siguro. Nakakain na ako, nakainom na ako ng tubig. Yan? Siguro nakapanood na kayo ng isang episode ng pinapanood ng movie. Yung mga paborito nyo. Patalastas, kaya binalikan nyo naman ulit. Okay na naman yun. Basta huwag nyo kakalimutan, may limuluto kayo ha. Pakakalimutan yung nagluluto kayo. Ay naku, huwag ganyan. Mabusunog ang inyong bahay. Huwag pabayaan ang apoy. Pwedeng iwan, huwag pabayaan. Binibidyo ko lang yun. Tingnan nyo. So, tingin nyo. Anong na nagawa nyo within 8 minutes? Comment nga kayo. Anong na nagawa nyo within 8 minutes? Siguro kung mga player kayo, medyo dagdagan pa natin ng ilang minutos, panalo na kayo sa laro nyo. Yan, matagal talaga yan, Tingnan yung katagal, walang madali sa pagluluto. Mahirap pala mag-video na may kumuko. Tingnan niyo, ang tagal, Kanina pa ako dito. Wala akong ginagawa, yung mga una kong video is yung pinakauna. Recap lang tayo. Yung part 1 ng video ko is chop suey. Part 2 is pork bet. Part 3 is the adobo. Part 4 is the Bicol Express. And ito pong video na to is part 5. So, nakalima na po tayong video. So, madami po tayong recipe na pwedeng gawin. And ipapakita ko po sa inyo lahat ng recipe ko. Wala naman akong ginagawa eh. Diba, ganito lang naman. Magluluto ako. Ipapakita ko na lang po sa inyo yung pagluluto ko. Kaso nga lang, pasensya na po kayo sa klase ng pagluluto kasi one hand cooking to eh. Haluin natin ng konti. Ayan, malapit na po siyang kumulo kasi umuusok na eh. Ayan. Tapos hindi man ibig sabihin, pagkulo niyan, okay na agad. Siyempre,
papalambutin pa natin yung karne, di ba? Oh. Pinapakita ko lang sa inyo ganyan. Kung gusto niyo yung lumambot talaga siya madali, pwede niyo takpan. Kaso, malayo yung pantakip. Ayos na naman ako dito. Wag na lang. Okay na yan. Okay na yan sa akin. Pero sa inyo, kung gusto niyo, takpan niyo. Okay? Yan. Ang hirap nakatayo dito ng ilang minutes, ha? Hindi ako makagalaw. Oh, wala akong ginagawa. Taga-halo-halo tayo para hindi tayo mabore. Mainit pa naman dito sa Pilipinas. Super init sa Pilipinas. Nagpi-52 degrees. Walang silbi ang aircon. Dapat yung mga 2 horsepower. Yung 1 horsepower namin, hindi makapalamig. Ay! Sinigang! 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 What? What? Oh, yun po. Basic ingredients. Wala naman tayo mang yalo. Ano ba ba? Ang ginawa ko dati sa Sinigang. Wala naman. Kunti lang ang variation ng Sinigang eh. Ang variation nga ng Sinigang is nadagdagan mo lang ng radish. Ito, kangkong. Minsan pwede rin mo po siya lagyan ng pechay. Pero pechay, yun na yun. Pechay lang po. Sinigang na yun. Or, pwede mo rin lagyan ng kamote. Kamote leaves. Kamote leaves. Kaso, bihirap may gumawa noon. Ako lang ata gumagawa ng sinigang na may kamote leaves. Kasi usually po, ang kamote leaves, linalagay yan yung sa kusido. Yung isda po. Pag karni, sinigang ang tawag. Pag isda, kusido. Bakit kaya? Alam nyo ba ang sagot? Bakit nag-iba lang yung ingredients? Iba na rin yung pangalan. Isda, kusido. Karne, sinigang. Ha? What? Wala lang. Wala lang po kasi tayong magawa eh. Tingnan mo. Ang tagal kumula! Kumula! Oh, ayan na po. Nagsisimula na po siya. Why? Because at the time gonna take Ella. Later pa man, sige na. It's still later. Tudut. Mga ano yan, mga side, ano, side events. Na nasasama sa aking video. Ayan na po. Minsan, okay rin pong tanggalin nyo to. Diba? Anong tawag dito? Nakalimutan ko. Kasi parang yung mga taba-taba. Di pa alam eh. Pero minsan, di ko naman siya inaalis. Yun yan. Mataba ata itong karne ito nabili ko eh. Yun din ang importante. Tikman natin. Diba sabi sa inyo, huwag nyo munang damihan yung asin. Kasi kung dinamihan nyo, ay sus, maalat sana. Ganun na muna gagawin nyo yung paglalagay ko. Mga apat na sprinkle. Pahirin po talaga ito alasin mo. Alasin natin. Kala nyo nag-joke ako, inaalis talaga ito. Oo, okay natin dyan. Para malinis. Pero minsan kasi, pampalasa pa yan. Kung nagtitipid kayo, gusto yung malasa. Okay na yun. Sinigang. Masarap na sinigang. Ito po, basic na sinigang ha. Wala itong mga preservatives. Sarap. Sabaw, pampabuhay. Sinong lasing dyan at magpauba. Tama rin, soup mix. Sarap to eh. Kaya, binili ko yung sa Gabi, pero okay na rin to. Basta sinigang mix. Kasi nung kapanahonan namin, ang ginagawa namin, imbis na itong mix na to, calamansi.
Oh. Iba rin yung lasa nun. Kalaman siya yung talagang natural. Kasi natural from the plant. Ito lang kasi, convenient na to. Kasi, kung wala kang calamansi, or iba kasi yung lasa ng calamansi, iba rin yung lasa ng sampalok. Ito, malapit na sa lasa ng sampalok. Pero dahil talagang, yung sampalok mismo ang dinalagay, tsaka may leaves pa ng sampalok. Yun yung mga sinauna. Yung mga talagang batang-bata pa kami. Pero ngayong matanda na kami, syempre, okay na yan, sinigang mix. It's okay. Okay na yan. Mahal ang calamansi. Sus ko daw. Man-man? 5 G's? Ano yun? Ados ang isa? Kaya kung may backyard or front yard kayo, na may lupa, magtanim kayo ng calamansi. Mahal ang calamansi ngayon. Ayan na po. Mukulo na siya matindi. Pinagpapawisin na rin ako. Hirap talaga magluto ng isang kamay. Pero sa bigyong to, kaya. Sana ba yun? Wala tayong matitikman. Ayun. Yung isa. Kaya may kinakat po ako maliliit na mga ganito. Para ito po mga linalasan ko. Makulat pa po. Ay ko, mainit. Ang kasarapan nitong ginagawa ko, bago ka kumain, busog ka na, kakatikim. Busog na agad, kakatikim. Tikim ng tikim. Ubus na ang pagkain sa kakatikim. Wala lang. Walang magawa eh. O yan, oh. 17 minutes, imagine nyo. 17 minutes. Real time po yan, ha. Real time. Hindi ko yan pinapass forward. Bahala na kayo mag-pass forward. Oh. Kayo nang bahala. May pass forward naman sa YouTube, Facebook, whatsoever na video. Pwede na yan. Kung gusto nyo makita talaga yung pinaka end point niya, doon lang naman sa dulo. Pag ayaw nyo na, close na naman. Oh. Diba? At may lumalabas dito. Saan to gan? Oh! Oh! Kayo, ano bang mga linuluto nyo? Uy, share naman kayo ng recipe nyo. I-try ko. Nag-ano na ako ng mga recipe ng kakaiba eh. Puro basic ang alam ko eh. Ay, nahihirapan na rin ako mag-experiment ngayon. Mahal ang bilihin, hindi makapag-experiment ng pagkain. Alam niya? Alam niya? Kaya tinawag na experiment eh. Pag mali, ibig sabihin, itatapon mo or iayusin mo. Pwede mong kainin, pero iba na yung lasa. Kasi ang ginagawa ko, pag nag-experiment ako, yung fail kong naluto, kasi ginagawa ko na naman is experiment agad na naman. Ito, iba naman na putahe. Kaya yung nanggarito, sabalimbawa, sinigang. Diba may tira, kinamagan, ayaw nyo ng sinigang. O di ang gawin nyo, alisin nyo yung karne, prituhin nyo, meron kayong, fried pork, o kanon lang yun. Kasi hindi naman ito mabilis masira, mga ganitong lutuin. Hindi masyadong nasira. Kahit walang preservative, hindi masyadong nasira ito. Kaso na, siyempre, pag kumain ka ngayon, halimbawa tanghali, sa gabi, yun na naman ang pagkain mo. Pagka umaga, alaman, yun na naman ang pagkain mo. Siyempre, naghahanap ka ng ibang panlasa. So, pwede mo siyang gawing adobo. O, kunin mong karne, adobo. Pwede mo siyang gawing Bicol Express. Pwede mo gawing lechong kawali. O, pertuhin mo. O, diba? Pero lang yun, dapat marunong tayo, innovative tayo. Marunong tayo mag-adjust. Halimbawa, kung ano makita mo, dapat marunong kang gumawa ng paraan. Hindi yung porque walang ingredients na ganito, hindi ka na magluluto. Ay, hindi ganun. Kung ano yung nandyan, pag-isipan mo, ano ang nandyan? O, paano ko kaya ito lulutuin? Ano kaya magiging ano nito? O, ganun na yun, ang pag-experiment. Kumukulo na siya. Usually po, ito, pinapakulo ko lang po siya. Pero pag tinakpan mo siya, tapos kung gusto mo talaga yung malambot, na malambot, as in parang wala ka ng ipin, pero hindi naman siya yung parang nag-ano po baga, naghiwa-hiwalay, parang sagi. Ang gagawin niyon is,
i-low fire mo lang po siya. Papainain mo lang po yung apoy. Tatakpan mo. Mag-aantay ka po ng siguro mga 1 hour. Kaya mo mag-aantay. Or eto, dahil eto kasing pressure cooker namin, nasira na. Hindi na siya mag-pressure talaga. Pero kung pwede pa naman, ang mangyayari nyan is mabilis lang talaga magluto. Eh, hindi ko pinapakita po yung mabilis ang pagluluto. Pinapakita ko po yung actual. Eto po, halimbawa, wala kayong pressure cooker, kaldero lang po. Diba? Kaldero lang, eto lang. Kung sakali may pressure cooker kayo, parehas lang naman po ang, ano, process nan. Gagawin mo lang sa pressure cooker, tatakpan mo lang ng eto, yung lid niya. Tapos antayin yung mag yung ganung sound. Tapos yun na yun, bibili ka ng ilang minutes. Tapos off mo na, malambot na siya. Tapos bubuksan mo na, lalagay mo yung mga itong ingredients. Tapos ito, tapos pinari yung itong sili. Okay na, good na siya. So ngayon, ito yung basic. Matagal na lang, siguro mga 5 minutes na since akong huling tumikim. So, tikman ulit natin. Huwag kayong titikim ng taba ha. Natural malambot yung taba. Sana ba, parang wala na. Ayun, meron. Alam ko kung nagkakat ako dito ng mga kahit konti eh. Yan, mga ganyan ah. Mga bite size, para malaman mo kung malambot na. Kasi kung matigas pa to, paano po kainin nandun sa loob na malaki? Ito yung malaki oh. Malambot na siya. Pero konti pa. Crunchy pa. Kasi, pwede na siya sa adult. Hindi pa siya pwede sa kids. Ano yun? Pero depende, kung ang kids mo ang lalakas ng ipin, ah, pwede na to. Pero kung ako nga, nahihirapan yung konti. Matagal-tagal pa to. Buti na lang, madami-dami na rin ako na-delete na video ko. Kaya nakaka-video ako ngayon, walang interruption. Yan po. Woo! Ito niyo ba ang pagkulo? Tapos, ang gagawin na natin yan ay siguro antayin natin mga one minute. 1 minute. Para mailagay natin yung isang ingredient. Yo. Okay. Lapit na po. Basta yung sa tansya ko po at kasi tinikman ko. Hindi ko alam yung oras kung saan. Matagal eh. Usually, may sinasabi sa internet, mga 15 minutes, mga ganun. Pero siguro naman, 15 minutes, para sa isang katao lang yung linuto nila. Eh, ito pang pamilya itong luto eh. Oo. Kaya matagal talaga yung pagluluto. Lalo para sa pamilya mo. Okay lang kung dalawa lang kayo sa pamilya mo. Ayan po, hulog na po natin. Ayan, nahulog na. Nagsikanda hulog-hulog. Huwag na natin kunin yung kasi madumi na. Ayan. Tanyan lang po natin. Submerge lang po natin sa kumukulong tubig. At dahil po ba, tinitikman ko siya, alam ko yung kulangan niya. Diba? Ang kulang niya ay asin. Yan. Dapat kasi may okay na yung asin niya. Bakit mo ilagay yung sinigang mix. Kasi pag naglagay ka na ng sinigang mix or ano man na ano, pag hindi pa malasa, ay, hindi, parang iba na yung lasa, hindi siya nag-merge. Alam niyo po yun, parang hindi siya nag-combine, parang hiwala yung asin, parang may kulang, parang may hinahanap kang lasa. Kaya dapat, at ngayon pa lang, malasa na siya. Tapos kasi yung sinigang, gagawin niya naman is dadagdagan niya yung asin. So, kung malasa na to plus asin, ibig sabihin, sinigang na talaga siya. Dapat po ang gawin nyo, maalat-alat lang po ng konti. Yung konti lang po sa inyo, sa tingin mo yung mga taste buds nyo is hindi sanay sa alat. Pag natikman yung maalat na, yun na yun. Yun na yun, maka na yun. Yung parang naalatan ka po ba na kailangan mo talagang parang alam. Hindi ko ma-explain eh, sa dila nila lang po nyo yun. Depende kasi sa inyong dila. O, gawin natin, lagyan na natin to. Sinigang mix. Sinigang na masarap, sinigang. Uy, ayaw. Haluin natin.
Uy! Tikman na agad natin. Uy! Ah! Yun! May tama sa lalamunan yung acid. Pero okay lang. Sarap eh. Tapos ang pang finale. Sili. Habam! Dito po. Tapos, kalagay natin. Ah, na po. Pucha! Thank you for watching. Like, comment, subscribe. Click the notification button somewhere down below. Thank you. Bye-bye. Stay tuned for my next video.